Magandang araw po si Mike Anyayahan po ito. Ang topic po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa matalinong pagboto. Ano ba ang matalinong pagboto? Parang hirap sagutin, no? Kasi baka sabihin ng iba, "Wow, Mike, ang talino mo naman." Eh di ikaw na matalino. Pero sa totoo lang, napakasimple na sagot. Ano ba ang kabaligtaran ng matalino? Hindi ba bobo? So, wala nang appropriate na word, kundi yun eh. Masakit mang pakinggan, pero yun ang kabaligtaran ng salitang matalino. So, ano ang matalinong pagboto? Eh di ang kabaligtaran ng bobong pagboto. Eh, ano naman ang bobong pagboto? Ito yung bumoboto ka ng kontra sa layunin mo sa pagboto. Halimbawa, ang layunin mo sa pagboto ay bumoto ng isang matalinong kandidato. Kaya ka umuboto sa matalinong kandidato dahil sa mga nakaraang administrasyon, sukang-suka ka na sa korupsyon, sukang-suka ko na dahil sa nakawan, sa gobyerno. So anumang kulay ng mga politikong kinamumuhian mo, eh nangangarap ka ng isang gobyerno at leader na kontra doon sa kinamumuhian mo. So ang layunin mo ay bumoto ng matino, hindi magnanakaw, hindi korap. Pero ang binoboto mo, magnanakaw. Bumoboto ka sa korap. Galit ka sa mga nagdaang administrasyon dahil ito raw ay mga pro-oligarch, no? Pero yung binoboto mo ay mas malala pa. Napapaligiran ng mga oligarch. Dinidiktahan ng mga oligarch. Ayaw mo doon sa mga siraulo, pero mas siraulo pa yung binoboto mo. So, bumoboto ka ng kontra sa layunin mo. So, ano pa ang bobong pagboto? Ang bobong pagboto ay mismong yung layunin mo na, yung tinatalikuran mo dahil lang sa binoboto mo. Halimbawa, no, ikaw ay lumaking sarado katoliko, debotong katoliko, na naniniwala na bawal ang pumatay. Tapos yung binoboto mo, biglang-bigla, sinasabi, dapat yan ay mamatay. Dapat yung mga yan ay mamatay. At ikaw ay nananawagan ka na rin na dapat yung mga yan ay mamatay. Pero nakakalimutan mo na ang natutunan mo sa relihiyon mo ay bawal pumatay. Dahil dito, tinatalikuran mo na rin yung pagiging katoliko mo, no? Dahil lang doon sa leader na binoboto mo. So in short, ang bobong pagboto ay ang kawalan ng prinsipyo sa pagboto. Hindi ka na gumagamit ng reason sa paggawa mo ng desisyon. Bagkos ay nagde-decide ka at hinahanapan mo lang ng reason yung decision mo. Hindi reason yon, kundi justification. Dahil dito, normal na makikita mo tuloy na marami dyan yung mga dahil gusto ng tropa ko, ito yung iboboto, eh, iboboto ko na rin. So, madali silang nasisway kasi wala na silang prinsipyo sa pagboto. Madali silang nasisway, kaya gaya na lang. That's why, makikita mo itong mga bobong botante na ito, pare-pareho ang mga sinasabi, para mga robot, para mga sirang plaka. Kaya, ang matalinong pagboto is simply ang kabaligtaran ng bobong pagboto. At ano ba ang definisyon ng matalinong pagboto? Pauubaya ko na lang po sa inyo yan. Ang makakaunawa po niyan at makakapagbigay ng sagot ay ang mga matalinong botante. Ano ang matalinong pagboto? Hindi malalaman yan ng mga bobong botante. Yun lang po. Maraming salamat.
Si Mike, anyayahan po ito. May the force be with you.